morning, Hen. Good morning! Isang malawak ang kaway-kaway na naman po, mga kamamshi at mga anak. Ngayon ang mga lola, lolo, tita, tito, mga kapitbahay at kabarangay. Ngayon ang i-share ko sa inyo sa video nito eh. Kung nakikita nyo, malunggay po yan. Dry, pinatuyong dahon ng malunggay kasi ayoko masayang. Tira to sa ginulay ko. Ang ginawa ko is, nagpakulo ako ng para sa mga may UTI kasi kagaya ko may UTI ako and meron tayong buwanan dalaw na masakit talaga pag umatake, masakit sa puson. Sa panahon ngayon talagang kailangan natin magtsaga sa mahabang pila and kung meron ka pang iniinda sakit sa puson, sakit sa tiyan, sa balakang, UTI, ito po yung inire-recommend ko sa inyo, ang tanglad o lemongrass. Antibiotic po siya. And luya or the best luyan dilaw po. Ipapakulo nyo lang siya. Tapos, yung malunggay hindi ko na sinabay. Bali, sobrang init naman ng tubig. Kaya ang ginawa ko is nilagay ko sa isang pitchel. Yan, hinalo ko na lang. Then, yan na yung iinumin namin ng mga bata ngayon. Kasi ako, tsaka yung panganay ko at yung bunso ko, may UTI kami. Kaya, umaatake talaga siya eh. Kahit hindi kami kumain ng chicheria o minom ng soft drinks dahil nga wala akong pambili. Umaatake talaga siya. Kasi yung bunso ko at yung panganay ko tamad uminom ng tubig. Kaya, talagang umaatake siya maya-maya. Nakakatakot minsan kasi nung bata si baby pa yung bunso ko, na-diagnose na sabi nung doktor dito sa may center, kidney failure daw. Pero nung dinala ko sa Amang Rodriguez, sabi naman nila, UTI lang. Pero, kailangan pa rin nating mag-ingat. Kasi nasabi nila na kidney failure dahil based on sa result nung mga medical test nung baby ko. Imagine baby pa lang, one year old pa lang yung anak ko noon. Sobrang nahihirapan siyang umihi, pag iihi siya, pag alam niya na iihi siya, iiyak siya, sisigaw talaga siya sa sobrang sakit. At sobrang na-trauma ako sa moment na yun at ayoko nang balikan. Kaya pag napapansin ko na madalas siyang umiihi, kasi normally, tayong mga, ang tao, ang pinaka ano niyang pag-ihi, normal na pag-ihi, hindi yung sunod-sunod. Pag sunod-sunod at unti-unti lang ihi mo, ibig sabihin may problem ka sa kidney mo or UTI mo na kailangan mo ayusin. Kailangan lang talaga masipag tayo uminom ng tubig. And ngayon, dahil naka-ECQ pa rin tayo, kasama pa rin to sa ating lockdown diary, ayan, minomonitor ko yung pag-inom ng tubig nila. Dahil ako, aaminin ko, tamad din talaga ako uminom ng tubig. Kaya, minsan magtataka sila bakit inaatake kami ng UTI. Ang unang iisipin kung kumakain ba ng chicheria kami. Madalas po kami kumain ng chicheria at ng uminom ng soft drinks. Hindi po. Hindi. Actually, kasi dati mahilig talaga ako sa maalat. Yan, sa toyo. Tapos, tama din ako uminom ng tubig. Kaya, tingin ko and dati, pag wala kaming ulam, asin at mantika, talo-talo na yan. Tapos, talagang matapang talaga ako magtimpla ng maalat. Kaya, ganun. And yung mga anak ko naman, yun lang talaga napupuna ko sa kanila, tamad silang uminom ng tubig. Kaya, kahit hindi sila uminom ng soft drinks at kumain ng chichiria, talagang inaatake sila ng UTI. Then, kailangan natin ng buko as the best medicine para sa mga UTI. Kasi yung anak ko, hindi siya ma-discharge. Yung panganay ko, hindi siya ma-discharge sa ospital hanggat hindi siya nakaihi. Gabi kasi nun, kaya nagtsaga talaga akong mag-ikot dun sa ospital para maghanap lang ng buko. And then, pagkainom niya ng buko, wapa! Ayun, lumabas na yung ihi niya and nakauwi kami. Yung panganay ko naman, hindi na siya makatayo. Yun ang worst na atake ng UTI sa kanya. Hindi na siya makatayo. Sobrang namang lipit na siya sa sakit ng tiyan niya. And yun nga, takot na umihi. Then yun lang.
Eh, sa panahon ngayon, naka-quarantine tayo, limitado yung galaw natin. Kaya hindi tayo makatakbo sa palengke para bumili ng buko o juice ng buko. Kaya, kailangan natin, buti na lang may nakasalubong akong naglalako ng gulay. Ayun, meron akong tanglad. And the best din ng tanglad para sa UTI at sa mga antibiotic, antibacteria, sakit ng tiyan, lalo na ako masakit ng tiyan ko. Sobrang kahapon, parang gusto ko na umalis sa pila. Kaya lang, kailangan ko tiyagain yung pila para may mauyuyo yung pagkanya. Ang sakit-sakit ng ano, kaya, ayun. Praise God, may naglako ng lemongrass or tanglad, kaya ayan. Ito ang iinumin namin. Pwede nyo siya ihalo sa inyong mga coffee. Ayan, para hindi nyo makita. Coffee na iniinom nyo. Ayan. Ayan. Pwede nyo siya ihalo sa coffee, sa gatas. Yung mga anak ko, hinahalo ko siya. Ito na yung parang alternate sa mainit na tubig. Pero healthy siya kasi nga, meron siyang mga malunggay and sa pagpapakulo ko ng lemongrass dahil si Malunggay napansin ko na napapanish siya, hindi siya tumatagal ng one day o ng isang higit sa isang araw. Si lemongrass is pwede nyo siyang pakuloan pa, kaya yun, hindi ko sinabay. And that's all for today. Hope na makatulong ito sa inyo, and alam naman natin na si Malunggay miracle plants nga daw yan. Marami siyang tinatama ang pwedeng i-cure. Hindi naman siya gamot talaga sa COVID, pero marami siyang ginagamot, healing power, na pwedeng tama ang mga bakterya na patalsikin sa ating katawan. Kaya ugaliin po natin na kumain at isama sa pagkain natin o inumin yung mga healthy foods kagaya ng malunggay, lemongrass, sibuyas, bawang, at kamatis. Wala na akong kamatis. Ayan. Huwag po natin silang, huwag silang mawawala sa kusina natin dahil importante sila. Pag masakit ang tiyan mo, may almoranas ka, dysmenorrhea ka, luya lang katapat niyan at lemongrass. Ayan. Pakuluan mo lang. At ganun lumambot yung ano ko. Ayan. Ganun lang kasimple po. And that's all for today. Thank you for watching. And please subscribe. Makitambay na sa ating Tambayan Single Mom Diary para updated ka sa mga bagong home remedies natin, mga extra income online, sa mga apps, and mga rules and regulation ng mga nanay sa bahay. Pati yung mga kids, may rules and regulation din yan ngayong lockdown. And yung mga pinagkakaabalahan natin. And free shoutout po sa mga YTC YouTube channel. Comment po kayo below kung gusto nyo ibida natin ang inyong YouTube channel dito sa ating tambayan.